Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1961, pakikipaglaban sa henyo ng Snow Clan. Sa nakasisilaw na gininto ang Imperial Rankang List, ang pagkakasunod-sunod ay ngayon na. King Cheng, Ji Chang, Xu Chunqiu, Dao Zanseng, Gi Li, Shi Yunfeng, Zhu Shenfeng, Lin Feng, Ying Gutian, Wang Zong. Sina Wang Zong, Zhu Shenfeng, Shi Yunfeng at Ji Chang ay hindi na makaangat sa ranggo. Kung may makatalo sa kanila, maaari nilang malampasan ang mga ito. At patungkol kay Ying Cheng, siya ang nauna, hindi na niya kailangan panghingi ng kanyang landas, kailangan lang niyang maghintay. Kaya naman, naayos na ang posisyon ng limang taong iyon. Maaari pa rin tumaas sa ranggo sina Chu Chunqiu, Dao Zanseng, Gi Li, Lin Feng at Ying Gutian. Sina Gi Li at Ying Gutian ay natalo na sa labanan. Kung hindi bumangon si Lin Feng, mananatili si Ying Gutian. Tanging sina Chu Chunqiu, Dao Zanseng, at Lin Feng ang maaaring humiling ng kanilang landas sa ngayon. Tumingin si Pei Donglei kay Lin Feng, kumikislap ang kanyang mga mata. Gusto mo bang tanungin muli ang iyong landas? Tumango ang klo ni Lin Feng kay Pei Donglei. Hindi na mahalaga ang posisyon mo. Ayokong makaranas ka ng matinding pagkatalo, para makalaban mo si Zhu Shenfeng. Mahina hong sabi ni Pei Donglei. Si Zhu Shenfeng ay nasa itaas lamang ni Lin Feng sa rangkang, ang ika-anim na cultivator. Naasar si Zhu Shenfeng, dahil nakalaban niya si Ji Chang sa unang round, at maraming tao sa pagitan niya at ni Ji Chang. Ngunit pinili niyang lumaban kay Ji Chang at ngayon ay hindi na siya makabangon sa listahan ng rakang. Mas malala pa, ang mga taong nasa ilalim niya ay maaari pa rin hamanin siya. Kung natalo siya muli, ito ay isang tunay na kahihiyan. Si Zhu Shenfeng ay tumingin kay Pei Donglei sa nagyayelong galit. Kakasabi lang ni Pei Donglei kay Lin Feng na ayaw niyang magdusa siya ng labis sa matinding pagkatalo, kaya ipinapanukala niyang labanan niya si Zhu Shenfeng. Isang kahihiyan din iyon, sinasabi niya na si Zhu Shenfeng ang pinakamahina na taong kayang labanan ni Lin Feng. Sige. Pagsang-ayon ni Lin Feng, nakapikit pa rin ang kanyang tunay na katawan. Sumimangot si Pei Donglei. Kung ayaw mong lumaban, sabihin mo lang. Ano ang ibig sabihin nito? Mangyaring maghintay, sabi ng klo ni Lin Feng. Malamig na umungol si Zhu Shenfeng at nagtanong. Lalaban ka ba o hindi? Shenfeng, huwag kang maawa. Sabi ng isang tao sa karamihan ng mga sandaling iyon. Si Zhu Fan iyon. Ang mga mata ni Zhu Shenfeng ay kumikinang. Napansin niya si Meng Qing sa karamihan at tumingin sa kanya ng malamig. Gising na, malamig na sigaw ni Zhu Shenfeng. Naglabas siya ng malamig na enerhiya na agad na pumaligid sa tunay na katawan ni Lin Feng. Binuksan ng tunay na katawan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at ikinuyom ang kanyang mga kamao, naglalabas ng mga kaluskos na tunog. Dahan-dahang tumalikod si Lin Feng at tumingin kay Zhu Shenfeng ng malamig. Hindi nagabalang lumingon si Zhu Shenfeng kay Lin Feng. Kumungulang siya sa battle stage habang naglalabas ng mas nagyayelong enerhiya. Tumakad din si Lin Feng patungo sa battle stage, ang kanyang mga mata ay malungkot at malamig. Walang magagawa ang isang ordinaryong clone. Gayunpaman, si Zhu Shenfeng ay kumikilos ng walang ingat, pinag-aralan ni Lin Feng ang kanyang malanyebe na puting mukha. Si Zhu Shenfeng ay mukhang mayabang. Isang bagay ang deployment spells, isa pang bagay ang lakas. Walang pakialam na sinabi ni Zhu Shenfeng kay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng buong nagyayelong mundo. Ang deployment spells ay isang uri ng lakas. Hindi mo naiintindihan ang mga deployment spell, kaya paano mo pag-uusapan ang mga ito? Sabi ni Lin Feng ng pabiro, kahit na nasusuklam. Mukha pa siyang natuwa, pinagtatawanan niya si Zhu Shenfeng. Maraming mapagmataas at mapagmataas na tao sa mundo ng paglilinang. Siguro ang bawat henyo ay medyo mayabang at mapagmataas, ngunit ito ay nakasalalay din sa kung sino ang kanilang kaharap. Halimbawa, ang mga nasa ilalim ng Imperial Rankang List ay hinahamak ang mga ordinaryong emperador at itinuturing pa rin silang mga tunay na henyo. Siyempre, ang ilang tao ay tunay na mapagmataas at mayabang, kahit sino pa ang kanilang kaharap. Si Lin Feng ay mayabang nang harapin niya ang mga mapagmataas at mapagmataas na tao. Ipinagmamalaki niya dahil nagsimula siya sa wala at ngayon ay mas malakas siya kaysa sa mga taong iyon. Makikita namin kung gaano kapakipakinabang ang iyong deployment spells pagdating sa totoong cultivation. Tinisyon ni Zhu Shenfeng. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang bumagsak ang mga snowflake mula sa langit. Iniunat niya ang kanyang kamay at isang nagyayelong mundo ang lumipat patungo kay Lin Feng, na nagdala ng isang alon ng malamig na buto. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang makajos na kamalayan sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay kumikislap. Nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang kurtina ng mga ilaw, na naglalaman ng mga nakakabasag na enerhiya na tumataas sa kalangitan. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, lumitaw ang isang purple tank. Naglalaman ito ng maraming uri ng cosmic energies, at binasag at sinira ang mundo ng yelo. Gayunpaman, si Zhu Shenfeng ay nakarating sa harap ni Lin Feng sa sandaling iyon. Napakabilis niya at ayaw niyang bigyan ng oras si Lin Feng para mag-deploy ng spell. Si Zhu Shenfeng ay hindi naniniwala sa deployment spells. Para sa kanya, ang paglilinang ay tungkol sa pagsuntok at paghampas ng direkta gamit ang mga enerhiya. Nagsimulang magyelo ang purple tank.
Ang espasyo sa paligid ni Zhu Shenfeng ay tumitibay habang nakatitig kay Lin Feng gamit ang kanyang mapuputing mga mata na nalalatagan ng niyebe. Pakiramdam ni Lin Feng ay nauhulog siya sa mundo ng yelo. Tumingin sa kanya si Lin Feng ng masama, hindi pinapansin ang sensasyong magyayelo ang kanyang kaluluwa. Alam na alam niya kung ano ang gustong gawin ni Zhu Shenfeng. Gusto niyang apihin si Lin Feng ng mas mabilis hanggat maaari upang pigilan siya sa paggamit ng deployment spell. Kumbinsido si Zhu Shenfeng na mabilis niyang maaapi si Lin Feng ng may direktang lakas dahil mas mababa ang antas ng cultivation ni Lin Feng kaysa sa kanya. Ang mga ilaw ng kamatayan ay nagpapaliwanag sa kapaligiran at tumagos sa kanyang utak. Biglang naramdaman ni Zhu Shenfeng na milyon-milyong mga espada ang gumagalaw para ipako siya. Lin Feng ay tumalon pasulong at naglabas ng ilang mahiwagang lakas, ito ay hindi sa anumang kilalang uri. Hindi rin malakas ang chi nito. Inilagay ni Zhu Shenfeng ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at ang mga snowflake na matutulis na labaha ay muling lumipat patungo kay Lin Feng, pinalibutan siya ng isang layer ng yelo. Gayunpaman, inilabas ni Lin Feng ang lakas ng demonyong kalpa at napunit ang yelo. Kasabay nito, sinuntok niya ang kanyang mga kamao, ang mga sinaunang imprint ay lumilitaw at pumutok. Milyon-milyong sinaunang imprint ang lumitaw sa harap ni Zhu Shenfeng. Ang kanyang yelo ay nawasak ng World of the Living imprints na ikinagulat niya. Ipinagpatuloy niya ang paggalaw ng kanyang mga kamay at mas maraming snow ang lumitaw, tulad ng pagsisimula ng panahon ng yelo. Ang mga gintong ilaw ay biglang lumitaw sa lahat ng dako at nagsimulang mag-evolve ng mabilis. Si Lin Feng ay tumakbo pasulong, isang mundo ng buhay na imprint na lumilitaw sa isang dagandong ng kapangyarihan. Napatras si Zhu Shenfeng habang ang Golden Deployment Spell ay unti-unting nahuhubog. Hinatak niya ang mahabang mukha. Medyo masyadong mayabang. Malamig na sabi ni Lin Feng. Si Zhu Shenfeng ay umungol ng mahina habang siya ay umatras, at tumanggi. Sa tingin mo ba mahalaga ang iyong opinyon? Si Zhu Shenfeng ay naging anino sa niyebe, at ang mundo ay naging isang mundo ng yelo. Hindi lang ikaw ang nakakaintindi ng mga ilusyon. Tumiti si Lin Feng ng malamig. Siya ay naging tatlong clone, na naging siyam, na naging 10,000. Tumalon sila sa deployment spell at sunod-sunod na nawala bago lumitaw ang isang Lin Feng sa likod ni Zhu Shenfeng. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at milyon-milyong mga espada ng kamatayan kalpa ang pumuno sa hangin, at sa parehong oras ay lumitaw ang isang ilog na gawa sa enerhiya ng kamatayan. Mabilis na pinawi ng kanyang kapangyarihan ang ilusyon ni Zhu Shenfeng. Ginamit ng totoong katawan ni Lin Feng ang deployment spell para mawala. Imposibleng makita siya. Ayan. Nang makita ni Lin Feng na sinasalakay ni Zhu Shenfeng ang kanyang clone, hinaranggan niya ito ng chi at tumakbo patungo sa kanya. Isang Death Nihility Sword ang bumaril kay Zhu Shenfeng. Nang makita siya ni Zhu Shenfeng, lumabas ang snowy white eyes at frost energies mula sa kanyang mga mata at bumangga sa death lights ni Lin Feng. Sinira ng mga ilaw ng kamatayan ng kalpa ang illusion. Ang mga clone ni Lin Feng ay palapit ng palapit kay Zhu Shenfeng, ngunit lahat sila ay nagyelo. Isang silweta na may puting damit ang lumitaw sa likod ni Zhu Shenfeng. Parami ng parami ang mga snowflake sa katawan ni Lin Feng, at ang yelong chi ay patuloy na tumatagos sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang lakas ng kamatayan ay patuloy na tumatagos sa katawan ni Zhu Shenfeng, at si Shenfeng ay unti-unting nagiging kulay abo. Dalawang deployment spell ang lumitaw, at ang malademonyong mga mata ni Lin Feng ay nagningning. Tiningnan niya si Zhu Shenfeng sa isang mapang hamak na paraan at naglabas ng sapat na World of the Living imprints upang punuin ang kalangitan. Mamatay! Sabi ni Zhu Shenfeng, sumuntok. Lumitaw ang isang mundo ng yelo, at nagbanggaan ang enerhiya ng dalawang mandirigma. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang lagaslas ng sinaunang tubig ay lumundag, at ang Death River ay bumagsak sa Zhu Shenfeng, at siya ay nawala sa loob. Paano ito posible? Nanigas ang mukha ni Zhu Shenfeng. Maaari ring maglabas ng lakas ang mga clone. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at pilit na pinalabas ang kanyang kapangyarihan, isang kurtina ng enerhiya ng yelo ang lumitaw upang protektahan siya. Gayunpaman, ang isang nakakatakot na dami ng lakas ay gumagalaw patungo sa kanya. Lalong tumigas ang mukha ni Zhu Shenfeng. Ang isa sa mga clone ni Lin Feng ay umaatake, ang naglabas ng ilog na gawa sa death energy. Sa kabilang panig, si Lin Feng ay nagcast ng dalawang deployment spell at naglalabas ng World of the Living imprints. Nagulat ang mga tao sa display na ito. Si Zhu Fan at ang iba pang malalakas na cultivator ng Snow Clan ay lahat ay namangha. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1962, Chu Chun Kyu vs. Ji Chang. Si Zhu Shenfeng ay namangha. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga hansil. Naglabas siya ng mas maraming ice energy sa anyo ng isang ice armor. Ang nakakatakot na sinaunang mga imprint ay patuloy na binomba ang baluti, na nagsimulang pumutok. Si Zhu Shenfeng ay brutal na pinalo, at ang kanyang baluti ay nabasag. Ang mga enerhiya ay bumalot sa kanyang pisikal na katawan. Umubo siya ng dugo at lalong namutla ang mukha. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip nang dumating si Lin Feng sa harap ni Zhu Shenfeng. Siya ay mukhang mapagmataas at malayo habang mahina hong sinabi. Ikaw ay ignorante at miserable. Bumalik si Lin Feng sa mga haligi. Sa pagkakataong ito, tumalon siya sa haligi ni Zhu Shenfeng, ang ikapito. Ang mga miyembro ng Snow Clan at ang mga pisngi ni Zhu Shenfeng ay parang nasusunog. Anong kahiyan? Pinahiya ni Lin Feng ang Snow Clan.
Tumingin si Pidong Lee kay Yin Gutian at sinabing, "Pampito na ngayon si Lin Fang. Mayroon kang pagkakataon na magpatuloy ngayon. Gusto mo bang makipag-away?" "Siyempre." Tumanggaw si Yin Gutian. Tumingin si Pidong Lee kay Zhu Shenfeng. "Kailangan mo bang magpahinga o gusto mo bang lumaban ngayon?" Nanlamig ang mga mata ni Zhu Shenfeng habang nakatingin kay Yin Gutian. "Paano kung tatlong sunod na beses siyang natalo?" "Halika," sabi ni Zhu Shenfeng sa mahinang boses. Si Yin Gutian ay tumingin sa kanya sa mas malamig na paraan gamit ang kanyang mga silver na mata. Tumalon si Yin Gutian sa entablado ng labanan at nagsimula silang makipaglaban. Si Zhu Shenfeng ay mukhang mas baliw kaysa noong siya ay nakikipaglaban kay Lin Fang. Isa itong malaking labanan. Ang mga miyembro ng Yin Clan ay nag-aalala tungkol kay Yin Gutian. Galit na galit si Zhu Shenfeng. Sa wakas, natalo si Yin Gutian habang pinalamig siya ni Zhu Shenfeng sa loob ng solidong yelo. "Maging maawain." Malakas na sigaw ni Yin Rui nang makita niyang parang ayaw tumigil ni Zhu Shenfeng. Tumingin sa kanya si Zhu Shenfeng at malamig na ungol. Sinampal niya ang ice statue na walang magawang lumipad palayo. Nakahinga ng maluwag si Yin Rui na may kaluwagan ngunit mabilis na nagalit muli. Tinalo ni Lin Fang si Zhu Shenfeng, at inilabas ni Zhu Shenfeng ang kanyang galit kay Yin Gutian. Ngayon, hindi na maaaring tumaas si Yin Gutian sa Imperial Ranking List. "Lin Fang." Pinandilatan ni Yin Rui si Lin Fang sa nagyayelong puot. "Pagkatapos ng labanang iyon, determinado na ang ikawalo, ikasyam at ikasampung cultivator. Si Zhu Shenfeng ay ikawalo, si Yin Gutian ay ikasyam, at si Wang Zhong ay ikasampu. Ngayon, ang lahat ay may iba't ibang opinyon tungkol kay Lin Fang. Kinokontrol niya ang mahiwaga at kakaibang mga sinaunang imprint, at siya ay isang dalubhasa sa pagcast ng deployment spells. Natalo pa niya si Zhu Shenfeng. Ang ika-anim na cultivator ay ang taong bato. Siya ay natalo laban sa Buddhist warrior, kaya hindi na siya nakabangon pa. Ngunit kung matalo siya ni Lin Fang, maaaring mahuhuli pa rin si Xi Yunfeng sa rangkang. Si Zhu Shenfeng at ang taong bato ay hindi nag-away sa isa't isa. Iniisip ko kung pareho silang malakas. Ngunit nakipaglaban si Xi Yunfeng kay Dao Zanseng, kamangha-mangha ang kanilang laban. Dapat ay mas malakas siya kaysa kay Zhu Shenfeng. Hindi siya matatalo ni Lin Fang. At saka ang mga nasa itaas niya, si Nagili at Dao Zanseng ay mas malakas pa, kaya hindi rin sila matatalo ni Lin Fang. Ang naging bulong-bulungan ng audience. Si Lin Fang ay hindi maaaring magranggo ng mas mataas kaysa sa ikapito. Si Chu Chunqiu at Lin Fang ay ang dalawang cultivator na higit na namumukuntangi, lalo na si Chunqiu. Siya ay hindi kapanipaniwalang nasa nangungunang tatlo. Siyempre, maaari pa rin labanan ni Dao Zanseng si Chu Chunqiu. Pareho silang tumaas sa listahan ng rangkang salamat kay Gili, dahil pareho silang natalo sa kanya. Ang Gili ay natalo ni na Chu Chunqiu at Dao Zanseng, kaya magkakaroon siya ng pagkakataon na lumaban kay Ji Chang kung parehong matalo ni Chu Chunqiu at Dao Zanseng si Ji Chang at napaatras siya. Tumingin si Pidong Lake na Dao Zanseng at Chu Chunqiu. Sa wakas, tumingin siya kay Chu Chunqiu at sinabing, "Maaari munang lumaban si Dao Zanseng. Kung si Chu Chunqiu ang unang lalaban kay Ji Chang, kanino kaya makakalaban ni Dao Zanseng? Ano sa palagay mo, Chu Chunqiu, Dao Zanseng?" Tumanggo silang dalawa. Wala silang pagtutol. "Ji Chang, champion, laban kay Chu Chunqiu." Ang mga mata ng mga tao ay sabik na kumikislap. Hindi na sila makapaghintay na panoorin ang laban na ito. Nakakamangha si Chu Chunqiu. Mapapaalis kaya niya sa trono ang pangalawang kampyon. Tumalon pa sulong sina Ji Chang at Chu Chunqiu. Tumutang sila sa hangin sa itaas ng battle stage at nagkatitigan, parehong nagpakawala ng nakakatakot na chi. Pareho silang mukhang sinaunang hari. Isang nakasisilaw na Saiyan Dragon ang lumitaw sa likod ni Ji Chang. Inilabas ni Chu Chunqiu ang layunin sa pamamagitan ng kanyang ikatlong mata, at lumabas ang kanyang chi. Mukha talaga siyang hari. Sikat ang Champion University sa magagaling na skills at techniques, para siyang nag-aral sa dalawang universidad. Ang kanyang chi, sigla, at determinasyon ay pawang hindi kapanipaniwala. Mukha siyang champion at sinaunang hari. May nasa sabik na sabi. Isang dragon ang umungal. Isang Saiyan Dragon ang lumitaw sa kamay ni Ji Chang at bumaril patungo kay Chu Chunqiu. Gayunpaman, sumuntok si Chu Chunqiu, niyanig ang lupa at langit, at agad na nawasak ang Saiyan Dragon. Nagpatuloy si Ji Chang sa pasulong, pinakawala ng destructive daw. Pinalibutan nito si Chu Chunqiu, at kasabay nito, tinitigan din siya ni Ji Chang. Sinusubukan niyang unawain siya at sirain ang kanyang layunin. "Sa tingin mo kaya mong sirain ang kalooban ng isang sinaunang hari?" tanong ni Chu Chunqiu. Mukha siyang sobrang kansitit. Pinakawalan niya ang sinaunang king sigla at layunin sa nangingibabaw na mga alon. Isang langit na sumisipsip ng lakas ang lumitaw, at ang kanyang layunin ay nagsimulang sumipsip sa layunin ni Ji Chang sa Dao. Maaari rin niyang makuha ang determinasyon ni Dao. Namangha ang mga tao. Maging ang ibang mga cultivators sa nangungunang sampung ay namangha. Mahirap malaman kung sino ang magwawagi. Sa likod ni Chu Chunqiu, lumitaw ang isang sinaunang hari, mayabang at mayabang, at pagkatapos ay marami pang mga sinaunang hari ang lumitaw. Si Chu Chunqiu ay biglang napalibutan ng maraming sinaunang hari. Mamatay. Paputok na sigaw ni Chu Chunqiu habang nag-flash forward.
Sinundan siya ng mga sinaunang hari at itinapon ang kanilang mga sarili kay Jichang. Ang kanyang layunin sa sigla ay binomba ang kaluluwa ni Jichang. Galit na sigaw ni Jichang. Ang kanyang mga Saiyan Dragon ay bumagsak sa kalangitan. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at pinakawalan pa ang mapang wasak na daw para bambahin ang mga sinaunang hari. Gayunpaman, sa sandaling iyon, iniunat ni Chu Chun Kyu ang kanyang mga kamay, at ang kanyang nakakatakot na sky absorbing strength ay naging vortex. Sinusubukan niyang i-absorb ang destructive down ni Jichang. Kasabay nito, ang sigla at kalooban ni Jichang ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mga kalamnan ay patuloy na kumikibot. Anong halimaw? Sa sandaling iyon, gamulong ang mga ulap sa kalangitan. Ang ilang matatandang lalaki ay tumingin kay Chu Chun Kyu, tinatantya ang kanyang lakas. Siya ay isang tunay na cultivator. Congratulations! Si Ying Cheng ay magiging isang mahusay na emperador, at malalampasan din siya ni Chu Chun Kyu. Sa itaas ng mga ulap, mayroong isang napakalaking chessboard. Sa bawat gilid nito ay isang matandang lalaki. Ang isa sa mga matanda ay nakikipag-usap sa iba, tila naiinggit siya. Tunay na mapalad ang Celestial Godly University. Ito ay isang maunlad na hon. Ang kompetisyon para sa Imperial Rankang List ay hindi pa ganoon katindi sa loob ng 100 taon, hindi bababasa. Sabi ng matanda ng Celestial Godly University, na nakangiting masaya. Mukhang inilagay ng Chukla ng lahat ng kanilang pag-asa kay Chu Chun Kyu. Gayunpaman, mayroon pa rin akong pagdududa. Talaga bang nakahanap ang Chukla ng napakaraming habilin ng sinaunang hari para pakainin si Chu Chun Kyu, o nag-iwan ba ng mga bakas ang matandang lalaki? Si Chu Chun Kyu at ang matandang lalaki ay talagang magkapareho. Iniisip ko kung si Chu Chun Kyu ay magiging katulad ng baliw na Haring Chu. Mababaliw ba siya dahil sa cultivation, at pagkatapos ay makokontrol ng Moon Palace? Ang labanan ay kamangha-mangha at matindi. Gayunpaman, ang mga matatandang lalaki ay mukhang kalmado at hiwalay. Dalawang hindi kapani-paniwalang cultivator ang lumitaw sa kasaysayan ng Chuklan. Ang isa sa kanila ay si King Chu, na nagtatag ng Chuklan. Siya ay naging isang nakakatakot na cultivator. Pagkatapos, bumagsak ang Chuklan at isa pang baliw na cultivator ang lumitaw at binuhay ang Chuklan. Sa kasamaang palad, siya ay namatay na bata pa dahil sa sky-absorbing ancient holy scriptures. Ang sky-absorbing ancient holy scriptures ay kakilakilabot na makapangyarihan, at lahat ay gustong patayin ng nakakabaliw na cultivator ng Chuklan dahil ang kanyang sky-absorbing skills at techniques ay napakalakas. Ngunit si Chu Chun Kyu ay mas maingat kaysa sa baliw na cultivator ng Chuklan. Bihira siyang nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Maaaring siya, sana ay protektahan siya ng kanyang mga nakatatanda, ngunit ang manatiling mahinahon ay mas mabuti pa rin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1963, si Lin Fang ang huling isa. Ang malalakas na cultivator ng Great Imperial Palace ay maingat na nanonood sa labanan. Nagulat sila. Patuloy ang pagtibok ng kanilang mga puso. Kinabahan din sila. Si Chu Chun Kyu ay talagang napakalakas. Maari na niyang apihin si Jichang. Sa sandaling iyon, mukhang sinaunang hari si Chu Chun Kyu. Napapaligiran siya ng sigla at determinasyon. Sa bawat hakbang niya, para siyang kasimbayosis sa lupa at langit. Isang nakakatakot na sky-absorbing strength ang bumagsak kay Jichang, bawat wave ng sky-absorbing strength ay mas malakas kaysa sa nauna. Mahusay na bundok at ilog na nakakasira ng suntok. Iniunat ni Chu Chun Kyu ang kanyang kamay. Isang kamay na nagburra sa langit ay lumitaw. Ang pinagsamang puwersa ng mga sinaunang hari ay napakalakas. Itinaas ni Jichang ang kanyang ulo, at ang mga Saiyan Dragon ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng destructive daw, na maaari ring sirain ang mga bundok at ilog. Gayunpaman, si Chu Chun Kyu ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa kanya. Ang layunin ng sinaunang hari ay lalong tumitindi. Napapaligiran si Jichang ng puyo ng tubig at nawalan ng kontrol, hindi na niya na-control ang kanyang layunin sa daw. Ang kanyang layunin sa daw ay hinihigop ng lakas ng sky absorbing. Mamatay. Paputok na sigaw ni Chu Chun Kyu. Ang mga sinaunang hari ay nagpatuloy sa paglipad patungo kay Jichang. Kasabay nito, iniunat ni Chu Chun Kyu ang kanyang mga kamay, at ang espasyo sa kanilang paligid ay kumaluskos. Papalapit na siya ng papalapit kay Jichang. Sa sandaling iyon, si Jichang ay nasa ilalim ng matinding pressure. Ang lakas ng sky absorbing ay sobrang nakakatakot, pakiramdam niya ay nalulunod siya dito. Ang sigla at imperial na layunin ni Chu Chun Kyu ay sumasabog. Natagpuan ni Jichang ang kanyang sarili na nagtataka. Si Chu Chun Kyu ay nakikipaglaban sa isang hindi matitinag na kalooban na lumalaban sa mga Diyos. Para siyang sinaunang Diyos, isang sinaunang hari. Si Jichang ay naiproklama bilang isang champion, ngunit si Chu Chun Ching ay mukhang isa na, isang champion na walang korona, na maaaring matalo ang mga champion. Nang lumaban si Chu Chun Kyu laban kay Gili, itinago niya ang kanyang lakas. Naghihintay siya na makipaglaban sa isang champion. Daldal ng mga tao nang maramdaman nila ang kamanghamanghang lakas at lakas ni Chu Chun Kyu. Sa sandaling ito, tila mas malakas pa si Chu Chun Kyu kaysa kay Jichang. Kahit na malakas si Jichang, kumbinsido ang mga tao na si Chu Chun Kyu ang mananalo sa labanan. Ang kanilang labanan ay isang ipoypo.
Matagal nang lumaban si Jichang laban kay Chu Chunqiu, ngunit tila lalo siyang pagod. Si Chu Chunqiu ay tila mas malakas kaysa kay Jichang. Siyempre, ito ay isang maling akala lamang. Nagmukha siyang mas maharlika at mas malakas dahil mukha siyang hari. Sa huli, natalo si Jichang. Naguguluhan siya. Bakit siya natalo? Nakapagtataka, natalo siya. Nakakahiya. Maging ang malalakas na cultivator ng Champion University ay nabigo. Si Jichang ay isang champion at mula sa Champion University kung tutuusin, at natalo siya laban kay Chu Chunqiu mula sa Celestial Godly University. Siyempre, si Jichang ay hindi isang mahina. Si Jichang ay talagang hindi kapanipaniwalang malakas, ngunit iyon ang malungkot na katotohanan ng mundo ng paglilinang. Kahit na sa parehong antas ng paglilinang, ang mga cultivator ay hindi kasing lakas. Phew! Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Jichang, sa wakas ay naunawaan na siya ay natalo. Lalo siyang nakaramdam ng determinasyon. At sa totoo lang, excited at masaya pa siya. Hindi siya nakaramdam ng sobrang kalungkutan, hindi lang siya ang napakalakas na cultivator. Tumalon si Chu Chunqiu sa pangalawang haligi at si Jichang sa pangatlo. Kaya mo bang ipagpatuloy ang laban? Mahinahong tanong ni Pei Donglei kay Jichang. Kaya ko, sagot ni Jichang. Tumalon si Dao Zanseng sa arena. Nagkasundo na sila, pagkatapos ng laban ni na Jichang at Chu Chunqiu, turn niya naman na lumaban kay Jichang. Kung si Chu Chunqiu ay hindi nanalo sa labanan, hindi na kailangan ni Dao Zanseng na lumaban. Muling tumalon si Jichang sa battle stage. Napakalakas ni Dao Zanseng, maraming tao mula sa mga universidad ang nasa sabik at hindi na makapaghintay na makita ang laban. Ang mga tao mula sa Ancient University ay umaasa na may lalabas na bayani sa kanilang pagtatatag. Siya ay mas malakas kaysa 2 taon bago, at nagawa niyang talunin si Gili. Sa sandaling iyon, ang mandirigmang Budista ay mukhang hiwalay sa mga makamundong gawain na napapalibutan ng mga banal na ilaw. Siya ay tumingin hindi kapanipaniwalang malakas. Gayunpaman, inilabas ni Jichang ang kanyang pasabog na destructive daw. Nais niyang sirain ang maliwanag na halo ng mandirigmang Budista. Matindi ang laban, pero sa huli, nanalo si Jichang. Gayunpaman, ang mga tao ay namangha pa rin sa lakas ni Dao Zanseng. Malapit na rin siyang maging champion. Qin Cheng, Jichang, Chu Chunqiu, at Dao Zanseng, 4 na champions, isang henerasyon. Bulalas ng mga miyembro ng madla habang ang 2 mandirigma ay bumalik sa kanilang mga haligi. Nagbago na naman ang Imperial Ranking List. Sa sandaling iyon, si Na Ying Cheng, Chu Chunqiu, Ji Chang, Dao Zanseng, Gili, Qi Yunfeng, Lin Feng, Zhu Shenfeng, Ying Gutian, at Wang Zhong. Dahil hindi pa natalo ni Dao Zanseng si Ji Chang, pang-apat pa rin siya. Hindi rin maipagpatuloy ni Gili ang pakikipaglaban. Naayos ang kanyang ranggo. 2 lang ang posibleng pagbabago. Ang una ay kung matalo ni Chu Chunqiu si Ying Cheng. At ang pangalawa ay tungkol kay Lin Feng. Si Lin Feng ay walang natalo sa laban. Sa bawat pagkakataon, binibigyan lang ni Pei Donglei si Lin Feng ng opsyon na lumaban sa cultivator na nasa itaas lang niya sa listahan ng rangkang, kaya maaari pa rin tumaas si Lin Feng sa listahan ng rangkang. Siyempre, kailangan niyang maging malakas. Walang mahina sa tuktok ng listahan ng ranggo. Chu Chunqiu, gusto mo bang magpatuloy sa pakikipaglaban? Tanong ni Pei Donglei kay Chu Chunqiu. Tumingin si Chu Chunqiu kay Ying Cheng. Naka-crossleg si Ying Cheng. Malapit na siyang maging isang dakilang emperador. Dahil malapit na siyang maging isang mahusay na emperador, hindi ako lalaban sa kanya. Mahinahong sabi ni Chu Chunqiu. Si Ying Cheng ay malapit nang maging isang dakilang emperador. Pagkatapos nito, aalisin siya sa Imperial Ranking List at si Chu Chunqiu ang mauuna, kaya hindi na niya kailangang makipaglaban sa kanya. Walang pakialam si Chu Chunqiu. Si Lin Feng na ngayon ang huling makakalaban pa rin. Biglang, lahat ay nakatingin kay Lin Feng. Iniisip nila kung ano ang magiging ranggo niya sa huli. Tumingin si Pei Donglei kay Lin Feng, kumikinang ang kanyang mga mata. Siguro kung ipapalaban niya si Lin Feng sa mga taong nasa tuktok ng listahan ng rangkang, susuko siya. 5 si Gili at 2 beses natalo, kilala niya ang Ghost Sutra, galit na galit siya. Kung lalabanan siya ni Lin Feng, Gili hindi magiging ma-awain at gagamitin ang kanyang buong lakas, naisip ni Pei Donglei. Talagang malakas si Lin Feng, natalo niya si Zhu Shenfeng. Maaring matalo siya ni Xi Yunfeng, na nasa itaas lang ni Lin Feng, ngunit hindi siya nagalit. Sapat na ang galit ni Gili. Iyon ang pinakamahusay na kalaban para kay Lin Feng. Si Pei Donglei ay mukhang nag-iisip. Kung tatanungin niya si Lin Feng kung gusto niyang lumaban kay Gili, malamang na hindi siya tatanggi, dahil 2 ranggo lang ang mas mataas sa kanya. At si Xi Yunfeng ay pang-anim pa rin, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng 6 at 7. Lin Feng, ikaw na ang huli. Ayokong lumaban ka sa taong sobrang lakas. Si Gili ay dapat na mas mahina kaysa sa iyo, kaya gusto mo bang labanan siya? Mahinahong tanong ni Pei Donglei. Lalong galit na galit si Gili. 2 beses natalo. Mas mahina kaysa kay Lin Feng. Gili sa galit. Alam ng lahat na napakalakas ni Gili. Gayunpaman, nakipaglaban siya kina Chu Chunqiu at Dao Zanseng, at pareho silang mas malakas kaysa sa kanya. Hindi ibig sabihin na hindi siya malakas, bagaman.
Walang nakakaalam kung bakit pinapahiya at pinapagalitan ni Pei Donglei si Gili. Napatingin si Lin Feng kay Pei Donglei. Naunawaan niya ng husto ang sinusubukang gawin ni Pei Donglei. Naglabas si Gili ng malamig na chi at gumura. Handa ka na ba? Alam ni Lin Feng na kailangan niyang magingat. Dahil sa sinabi ni Pei Donglei, magiging walang awa si Gili. Ako nga. Tumanggaw si Lin Feng. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Gili. Kaagad, lumitaw si Lin Feng sa isang ilusyon ng Netherworld. Napapaligiran siya ng dugo at apoy, at ang mga nakakatakot na multo ay gustong punatan siya gamit ang kanilang mga kuko. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang World of the Living imprints. Wala silang chi, gayunpaman, agad nilang sinira ang mga multo. Siya ay malakas, ngunit siya ay isang antas ng paglilinang na mas mahina kaysa sa kanyang kalaban. Magagamit lang niya ang World of the Living imprints para lumaban. Dito, mahinang sabi ni Gili. Tumingin si Lin Feng sa malayo. Maraming multo ang patuloy na sumugon sa kanya. Ito ay ang daw ni Gili, isang misteryosong layunin ng Divine Ghostly daw. Sa himpapawid, isang Infinity of Death Sword ang lumitaw at sumipol habang sila ay bumaril sa hangin. Sa parehong oras, sina Gili at Lin Feng ay nagkatitigan sa mga mata, sinusubukang sirain ang layunin ng isa't isa. Isang Ghost King ang lumitaw sa utak ni Lin Feng, gustong sirain ang kanyang kaluluwa. Karaniwang ginagamit ni Lin Feng ang ganoong paraan upang talunin ang kanyang mga kalaban, ngunit ngayon ay ginagamit ito ni Gili laban sa kanya. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1964, Paulum Gili. Ang Ghost Kings ay patuloy na umaatake sa isip ni Lin Feng. Lahat sila ay may hawak na talom o setro. Ang layunin ni Gili sa daw ay maaring umatake sa mga kaluluwa ng mga tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa isip ni Lin Feng, lumitaw ang isang hari ng demonyo, agresibo at may nakakatakot na chi, tulad ng isang sinaunang ik. Hawak niya ang isang dambuhalang espada, kung saan sinimulan niyang paghiwahiwalayin ang Ghost Kings. Isang nakakatakot na lakas ng talong ng kamatayan ang patuloy na umusbong mula sa itim na espada at sinisira ang Ghost Kings. Umalangaw sa isipan ni Lin Feng ang mga tunog ng pagsipol habang pinutol niya ang isa pang Ghost King gamit ang kanyang Death Sword, at ang Ghost King ay naglaho. Arg! Mas maraming Ghost Kings ang sumugon kay Lin Feng. Gayunpaman, itinaas ng demonyong hari ang kanyang dambuhalang espada at tumakbo pasulong upang salubungin sila. Napuno ng enerhiya ng Death Sword ang hangin. Talagang nakakatakot ang Death Dao ni Lin Feng. Sa labas ng mundo, mukhang galit na galit si Gili habang nakatitig kay Lin Feng. Gayunpaman, mas maraming enerhiya ng kamatayan ang umuusbong. Kumikislap ito, at pagkatapos ay tumago sa kanyang isipan ang hari ng demonyo. Nabigla si Gili nang magsimula siyang mag-away sa kanyang pag-iisip. Nakakatakot ang tayback ng kamatayan ng demonyong hari. Maaari nitong putulin ang kanyang Ghost King sa isang strike. Kahit ang kanyang ghost daw ay inaapi. Pakiramdam niya ay hindi siya makakatakas sa kamatayan. Ang pagpili ni Gili na lumaban kay Lin Feng gamit ang pag-atake ng kaluluwa ay hindi isang magandang pagpipilian, kung tutusin. Ang demonyong hari ay isang mamamatay tao. Patuloy na umuungol sa sakit si Gili habang naging multo. Binaril siya ni Lin Feng. Tumitaw ang mga matutulis na kuko at bumaba mula sa kalangitan, ang mga itim na anino ay napunit patungo kay Lin Feng sa paglabo ng kadiliman. Mamatay. Paputok na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang Death Sword ay gumagapang sa kalangitan habang siya ay sumuntok, na naglabas ng higit pang World of the Living imprints. Ang lupa at ang langit ay patuloy na nanginginig ng marahas, ang kulog mula sa kailaliman ay dumagundong sa buong paligid. Natalo si Gili, ngunit si Lin Feng ay nagpatuloy sa pagtakbo at paglukso, ang mga marka ay lumilitaw at nag-intertwine ng habang sila ay nagbabago. Ang napakaitim na mga anino ay nagpatuloy sa paglipat patungo kay Lin Feng, hinihiwa ang hangin sa kanilang daan. Mapangit na ungol si Lin Feng, nakatayo doon na parang isang bundok na hindi masisira. Itinaas niya ang dalawang kamay at isang Purple River Tank ang naglabas ng mga tunog ng pagsipol at pinahirapan ang lupa at langit. Kasabay nito, ang mga nakasisilaw na espada ay gumapang sa kalangitan at bumangga sa mga kuko, na naglalabas ng mga metal na tunog. Ang mga hibla ng chi ay tumagos sa katawan ni Lin Feng. Bigla siyang nakaramdam ng lamig ng yelo. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Kasabay nito, ang mga deployment lights sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumiklab sa liwanag. Ang kanyang napakalaking pattern ng buhay at kamatayan ay nagpawi sa kalangitan. Ang lakas ng buhay at kamatayan ay nagiging siksik at siksik. Halos tapos na siya sa pagukit ng isang mahusay na deployment spell. Ilang mga tao blurted out. Nagulat sila at nakatitig kay Lin Feng. Napakabilis niyang mag-cast ng mga deployment spell, at napakalakas ng kanyang deployment spells. Ang mga pag-atake ng multo ni Gili ay palihim at mapanganib, ngunit ang kanyang lakas ng daw ay hindi gaanong malakas kaysa kay Lin Feng, at ang demonyong hari ni Lin Feng ay umaatake pa rin sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Gili na mamamatay na siya. Napansin ni Gili na wala siyang kalamangan, biglang nagiyakan ang mga multo ng galit na galit. Ang lupa at langit pati na rin ang makajos na kamalayan ni Lin Feng ay nanginginig ng husto. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lin Feng na nanginginig ang kanyang kaluluwa at maraming demonyong demonyo ang sumusugod sa kanya, gustong lumunin ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata, at malinaw na naunawaan ang lahat.
Bigla, napalibutan siya ng mga nakakasilaw na ilaw nang lumitaw ang isang bodhisattva, ginto at hindi masisira. Ang anumang kasamaan ay nawala sa paligid nito. Akala natha curse. Si Dao Zanseng ay namangha at nakatitig kay Lin Feng, ang kanyang mga gininto ang mata ay dilat at nagninangning. Ang akala natha curse ay isang hindi kapanipaniwalang sumpa na maaaring mangapi sa kasamaan. Si Lin Feng ay hindi isang budista at alam niya ang akala natha curse. Patuloy na nagninangning ang mga mata ni Dao Zanseng. Ang katawan ng akala natha ni Lin Feng ay nagbuga ng kaluskos at humuhuni. Kasabay nito, ang nakakatakot na masasamang enerhiya ay gamulong sa mga alon patungo kay Lin Feng. Mamatay. Paputok na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang nahihiliti death sword ay gumuhit sa kalangitan, na may dalang lakas ng sumpa ng demonyo kasama nito. Kahit na hindi niya kayang sampein si Gili hanggang sa kamatayan, maaari niyang gawin ang kanyang kaluluwa na manginig ng marahas at madaling saktan siya. Umirap si Lin Feng. Ang kanyang life and death deployment spell ay naging isang napakalaking death picture at binalot si Gili. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagsulong at paglabas ng World of the Living Imprints. Lahat ay sumabog sa kanilang paligid. Noong una ay gusto ni Gili na saktan si Lin Feng, ngunit siya ay nabigo ng husto. Pinutol ng World of the Living Imprints ni Lin Feng ang naglalakihang mga kuko ng multo ni Gili. Dalawang multo ang pumasok pa rin sa isip ni Lin Feng, sinusubukang pigilan siya at nabigo. Nagpakawala si Lin Feng ng iba't ibang cosmic energies. Cosmic energies ng lupa, kamatayan, demonyo, apoy, pagmumura, at marami pang iba, na ibinaon niya sa kanyang kamao habang bigla niyang sinuntok. Kahit na magagamit na ni Lin Feng ang mga cosmic energies ng lupa at langit, simula pa lang ito, kaya hindi pa sila masyadong makapangyarihan. Kung ang kanyang katawan at ang kanyang aktwal na antas ng paglilinang ay umunlad sa parehong bilis, si Lin Feng ay magiging mas malakas, maaari niyang gawin ang mga cosmic na enerhiya ng kanyang sariling mundo at ng mga nasa labas ng mundo na magkasama. Ngunit, nakikipaglaban siya sa isang taong mas mataas ang antas ng cultivation kaysa sa kanya, at hindi magagamit ni Lin Feng ang purong lakas tulad ng cosmic energy para talunin siya. Ang mga kuko ng mga multo ni Gili ay kumaluskos habang siya ay umangat sa hangin. Patuloy na tumagos sa kanyang katawan ang layuning kamatayan. Ang kanyang katawan ay napuno na ng kamatayan chi. Bumaba ka, paputok na sigaw ni Lin Feng. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, bumagsak ang lakas ng lupa kay Gili. Isang hola ang lumitaw sa paligid niya habang si Lin Feng ay bumangon sa hangin. Galit na sigaw ni Gili. Inatake niya ang hola, na sumabog, sinusubukang tumakas, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Lin Feng, mas maraming hangarin sa kamatayan ang tumagos sa kanyang utak. Ang walang katapusang bilang ng mga enerhiya ng Death Sword ay lumipat patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, sigurado si Gili na siya ay mamamatay. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Art. Isang nakakatakot na Ghost King ang bumaril kay Lin Feng. Napaatras si Lin Feng, habang sa parehong oras, sinusubukang tumakas ni Gili. Tumingin si Lin Feng sa kanya, isang hibla ng layunin ni Dao ang lumilipat sa kanyang ikatlong mata. Tumingin si Lin Feng kay Gili at walang pakialam na nagtanong. Kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang pakikipaglaban? Naningitim ang mukha ni Gili dahil sa lakas ng kamatayan. Napahiya siya na natalo na naman siya. Noong una, siya ang pangatlong cultivator sa listahan, at ngayon ay natalo siya laban kay Chu Chunqiu, Dao Zanseng, at maging kay Lin Feng. Hindi na kailangan. Tatlong taon mo akong hindi makikita. Sabi ni Gili. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at biglang umalis, naglahong parang multo sa abot tanaw. Ang mga tao ay tumingin kay Lin Feng ng kakaiba. Natalo niya si Gili, siya na ngayon ang ikalimang cultivator sa Imperial Ranking List. Maging si Pei Donglei ay namangha. Noong una, gusto niyang durugan ni Gili si Lin Feng, hindi niya akalaing mananalo si Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1965, labanan ng Buddha at demonyo. Tinalo ni Lin Feng si Gili. Muling nagbago ang nakasisilaw na Imperial Ranking List, pinalitan na ngayon ni Lin Feng si Gili. Siya na ngayon ang ikalimang cultivator sa listahan. Ang nangungunang limang ay ngayon. King Cheng, Chu Chunqiu, Ji Chang, Dao Zanseng, at Lin Feng. Sa simula ng kaganapan, ang nangungunang limang ay sina Ying Cheng, Ji Chang, Gili, Dao Zanseng, at Xi Yunfeng. Ang mga posisyon ni na Ying Cheng at Dao Zanseng ay hindi nagbago. Si Ji Chang ay nahulog ng isang posisyon. Sina Gili at Xi Yunfeng ay pinaalis sa nangungunang sampung. Ang dalawang cultivator na pinakanagulat sa karamihan ay sina Chu Chunqiu at Lin Feng. Sa kalangitan sa itaas ng mga ulap, ang isa sa mga matatandang lalaki sa chessboard ay mukhang masaya. Nakakatuwang makita ang mga mata ng matanda na kumikislap na parang bata. Panglima lang siya. Natalo si Ji Chang laban sa Celestial Godly University, masaya ka ba tungkol doon? Galit na galit ang matandang lalaki ng Ancient University dahil mukhang masaya si Ancestor Shi Tian. Panglima si Lin Feng, ngunit ano ang antas ng kanyang paglilinang? Kung si Lin Feng ay may parehong level sa mga nasa itaas niya sa listahan, sa tingin mo ay ikalima lang siya sa listahan ng rangkang. Nakangiting sabi ni Ancestor Shi Tian. Ang batang iyon ay maaaring maging isang mahusay na emperador sa loob ng 10 taon, kung saan hindi siya makakasali sa Pathfinder Day ng Imperial Ranking List. Sana hindi siya masyadong lumakas, para mamangha kayong lahat.
Karamihan sa mga tao ay maaaring lumahok sa Pathfinder Day ng Imperial Rankang List ng 2 beses. Ang unang pagkakataon kapag sila ay sapat na malakas, tulad ng sa simula ng mataas na Huang Chi Layer, at sa pangalawang pagkakataon sa tuktok ng Huang Chi Layer. Halimbawa, ang mga taong tulad ni na Hao Qinglin at Jian Meng ay hindi gaanong nakarirango sa kanilang unang pagkakataon, ngunit makalipas ang 10 taon, mas mahusay ang kanilang rango. Siyempre, kung ang mga henyong iyon ay naging mga dakilang emperador sa loob ng 10 taon, hindi na sila muling makakasali sa kaganapan. Naisip ni Ancestor Shi Tian na si Lin Fang ay malamang na makapasok sa Di Qi Layer at maging isang mahusay na emperador sa loob ng 10 taon. Si Ji Chang at Ying Cheng ay matagal nang nasa tuktok ng Huang Qi Layer, ngunit hindi madali ang pagpasok sa Di Qi Layer, kailangan ng mga cultivator na makahanap ng pagkakataon na gawin ito. Tumiti ang iba pang matatanda kay Ancestor Shi Tian at ipinikit ang kanilang mga mata. Si Ji Chang ay natalo laban kay Chu Chun Qiu at si Ancestor Shi Tian ay nakangiti pa rin, na parang nakalimutan na niya iyon. Hindi natin alam kung ano ang magiging sitwasyon sa loob ng 10 taon. Baka bumangon ng ibang henyo at talunin ang mga henyo ngayon. Malamig na sabi ng matanda ng Four Seasons University. Galit na galit siya, walang cultivator mula sa Four Seasons University sa top 5. 10 taon mula ngayon, umaasa siyang magkakaroon sila ng cultivator sa nangungunang 3. Kehe, tingnan natin. Sagot ni Ancestor Shi Tian, pinaikit ang kanyang mga mata at nakatingin sa malayo. Maaari bang patuloy na tumaas ang batang iyon sa listahan ng ranggo? Excited siya. Si Lin Fang ay isang katamtamang antas na emperador at nakamit na niya ang mga magagandang bagay. Nakatingin ang lahat sa malayo. Ang mga tunay na nanalo sa kaganapang ito ay sina Lin Fang at Chu Chun Qiu. Ang bilis ng cultivation ni Chu Chun Qiu ay kahanga-hanga, at ang kanyang sky absorbing daw ay hindi kapani-paniwala. Kaya niyang sumipsep ng sigla at paghahangad ng mga tao. Malakas ang kanyang mga atake at misteryoso ang kanyang kapangyarihan. Ang pangunawa ni Lin Fang sa lakas ng daw ay kahanga-hanga din. Siya rin ang nag-iisang nakapagpatugtog ng kampana ng 13 beses na ikinagulat ng lahat. Sa parehong antas ng paglilinang, maaari niyang talunin ang lahat, at ang kanyang pakikipaglaban kay Gili ang patunay. Tumingin muli ang lahat kay Lin Fang. Hindi ka panipaniwala, nakakagulat na natalo niya si Gili, at ngayon ang 5th cultivator sa Imperial Rankang List. At isa lamang siyang katamtamang antas na emperador. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Ang kanyang chi at cosmic energies ay mas malakas kaysa sa kanyang cultivation level, hindi siya naiintindihan ng mga tao. Tapos na ang Pathfinder Day ng Imperial Rankang List, iniisip ng lahat. Ang kaganapan ay hindi kapanipaniwala. Nakita na nila ang pinakamalakas na henyo ng banal na lungsod, at lahat sila ay hindi pangkaraniwan. Ayaw ng crowd na matapos ang event, masyado silang nag-enjoy. Maaari ko bang piliin ang aking kalaban ngayon? Tinanong ni Lin Fang si Pei Donglei nang walang pakialam. Naunawaan ni Lin Fang ang sinubukang gawin ni Pei Donglei. Sinubukan niyang galitin si Gili para lalo siyang lumaban, umaasang papatayin ni Gili si Lin Fang. Gusto pa niyang itanong ang kanyang landas. Natuwa ang mga manunood. Pinili ni Pei Donglei ang lahat ng kalaban ni Lin Fang, tinanggap ni Lin Fang at nanalo sa bawat pagkakataon. Kaya pa niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nagulat si Pei Donglei at tiningnan siya ng masama. Mula sa kanyang likuran, sumigaw si Ren Tianxing. Donglei, hayaan siyang pumili ng kanyang kalaban. Sige. Sumunod si Pei Donglei. Kumislap ang kanyang silweta at umatras siya sa taas ng hagdanan. Tumingin si Lin Fang kay Dao Zanseng. Sinabi, Dao Zanseng, ikaw ay mula sa isang Buddhist clan at naiintindihan mo ang Budismo. Nais kong makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa iyo. Kamahalan, alam mo ang sumpa ng Akala Nata, parang kaming mga Buddhist ang kapatid. Mahina hong sabi ni Dao Zanseng. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong upang tumayo sa harap ni Lin Fang nang walang galaw. Hindi ako mangangahas na tawagin ang aking sarili na isang Budista. Interesado lang ako sa Budismo. Sa akin, ikaw ay isang dakilang Buddhist master. Mahina hong sagot ni Lin Fang. Pagkatapos, umupo siyang naka-cross-legged at tinitigan si Dao Zanseng na tumingin sa kanya nang may pagtataka at nagtanong. Anong ginagawa mo? Gusto kong turuan mo ako kung paano makakuha ng nirvana. Pantay na sabi ni Lin Fang. Nagulat ang mandirigmang Budista, ngunit tumanggo. Naka-cross-legged din siyang umupo. Ang kanyang katawan ay naging nakasisilaw at ginintoang, tulad ng isang solemn na imahe ng Buddha. Maraming mga ilusyon ang lumitaw sa kalangitan, at nagsimulang umawit ng mga Buddhist mantra. Guru, isa kang Buddhist cultivator, isa akong demon cultivator. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Lumitaw ang mga ilaw ng demonyo sa kanyang likuran, at unti-unting lumitaw ang isang napakalaking silweta. Ang taong iyon ay may hawak na isang dambuhalang espada sa kanyang kanang kamay at isang mapanirang lotus sa impyerno sa kanyang kaliwa, na napapalibutan ng Death Chi na maaaring magbound sa kalangitan. Mukha siyang mapagmataas at kahanga-hanga, kaya niyang durugan ang planeta gamit ang kanyang mga paa. Si Dao Zanseng ay mukhang solemn na at magalang, ang kanyang gininto ang katawan ay nakasisilaw. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang gumalaw, umawit ng mga mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, at malalayong boses na Brahma na umalangongaw sa kanilang paligid.
Biglang pinalibutan ng maraming bodhisattva ang demonyo ni Lin Feng, at nagsimula siyang mag-hallucinate. Nililinis ng mga Buddhist energies ang demon energies ni Lin Feng na may dumadagandong na banal na kapangyarihan. Ang lakas ng buhay ay biglang lumitaw mula sa demonyo. Kasabay nito, ang mga itim na ilaw ay lumaban sa gintong liwanag. Isang malapinky black demon territory ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng, at isang masamang chi ang nagsimulang pumalibot sa mga Buddhist energies. Ang mga lakas ng demonyo ay nanambalik sa lupa. Kumalat ang mga nakakabasag na tunog habang nagsasalubong ang mga enerhiya, isang misteryosong lakas ang bumangon. Ang source of the nine netherworlds ay dahan-dahang lumitaw sa paligid ng demonyo. Nine netherworlds. Ang mga nanonood ay namangha. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa nine netherworlds water. Nagdilim ang buong kalangitan. Dalawang uri ng lakas ang patuloy na nagbabanggaan sa hangin. Nagsimula na ring marinig ng mga manunood ang mga malademonyong kanta. Nine Netherworlds Demonic Song. Nang marinig ng mga matatandang lalaki sa langit ang hinig, sila ay namangha. Nakakagulat na kantahin ni Lin Feng ang Nine Netherworlds Demonic Song. Napaka hindi ka panipaniwalang lalaki. Mukhang tuwang-tuwa si Ancestor Shi Tian at bamulong. Napakagandang lalaki, haha. Natigilan ng ibang matatandang lalaki. Kahit na ang mga taong may antas ng paglilinang na kasingtaas ng kanila ay hindi nagkaroon ng madaling pag-access sa gayong mga kapangyarihan. Isa ito sa mga demonyong kanta na nilikha ng Netherworld Demon Emperor noong mga araw, at alam ito ni Lin Feng. Ang batang iyon ay nagsasanay ng paglilinang ng demonyo at lumalakad sa landas ng buhay at kamatayan. Siya ay tiyak na magiging isang nakakatakot na demon cultivator sa hinaharap. Si Dao Zanseng ay namangha sa lahat ng ito, at naglabas ng mas maraming gininto ang enerhiya ng Budismo. Ang halo ng Buddha ay nagpapaliwanag sa paligid na may kahangahangang kapangyarihan. Ang ilang mga sinaunang imprint ng halo ng Buddha ay lumitaw at lumipat patungo kay Lin Feng.